Panibagong araw, panibagong ulam. So for today's video, another dilingdang na recipe na naman ang gawin natin, kalabasa, malunggay at patola. So simulan natin magluto. Ayan, sa palayok, maglalagay lang tayo ng nung karne, tubig, at saka asin. So ayan, ipapakuluan lang natin ng konti hanggang mawala yung kanyang tubig. So pag may taba or may taba yung karne natin, so natural na lalabas yun. Pero since ang ginamit ko is medyo mabuto at laman yan, walang lalabas na mantika dyan. So pwede tayong maglagay ng mantika pang gigisa natin ng ating sibuyas. Anyway guys, nakalimutan ko palang isabay dyan yung luya na igigisa. So in the middle, nilagay ko na lang din doon. So ayan, pwede naman kahit kung wala kayong luya, pero sa akin mas masarap pag may luya. So maglalagay din tayo ng tubig para mas matuloy pa yung paglambot ng ating karne. Ayan, tapos saka natin tatakpan, hintayin nating kumulo. Pag once na kumulo at inopen na natin, ayan, naglalagay na din tayo ng bagoong. Huwag nyo masyadong damihan para madali lang nating i-adjust yung taste niya mamaya. Then, pag once na kumulo na naman, titignan nyo kung may mga bubbles para sa tatanggalin natin yung mga impurities na galing sa karne. And then, afterwards, pag medyo okay na ang ating karne, maglalagay na din tayo ng kalabasa na maganda para sa good for the eyes, sabi nga nila. Ayan, napakasarap nito guys, yung kalabasa na to. Ito yung sa amin sa Ilocano native. Hindi ito yung parang yung normal na kalabasa na malaki. Ito yung parang pahaba. Ayan. And then, haluin lang natin para equally cook yung ating kalabasa. Tatakpan ulit natin. And then, check natin kung medyo half-cook. Ayun, may luya dun sa part na yun, no? Yun, nilagay ko na lang din dyan. Kunti lang din yung luya na meron ako. Pero pampasarap lang naman sa atin. Pampawala din nung lansa. Ayan. So, pag check nyo yung kalabasa, kung medyo soft na. Anyway, guys, ako pala pag nagluluto, ayoko yung masyadong durog o malambot na kalabasa. Gusto ko yung pag kinakagat ko, may konting trill pa na matigas. Then, lalagyan na din natin yung patola natin. Ito, madali lang itong maluto. Then, tikman nyo na din. Kung gusto nyo dagdagan ng tubig, kung maalat, dagdagan nyo ng asin. Pag kulang naman. Or, ako hindi ako naglalagay ng magic sarap. As much as possible, gusto ko natural. Pero up to you kung gusto nyo pong lagyan ng magic sarap or kung ano-ano man. Dinalagay ko na din yung malunggay. At kung makita nyo, na-steam yung ating malunggay. So, mas madali na lang yan maluto. And then, mix-mix nyo na lang din para mas masarap. Ayan, na-enjoy ko talaga kumain that time. Na-enjoy ko yung kalabasa kahit na hindi na ako masyadong nagkanin. Kinain ko na lang yung kalabasa. Napakasarap niyan. Ayan. So, sa amin pala dito sa Ilocano, sa akin, particularly, pag once ang sinabi kong dinengdeng, ayan, halo-halong gulay na yan dito sa farming ng mga talong, okra, malunggay, kalabasa, sitaw, ayan, basta may bagoong, yun yung tinatawag kong dinengdeng sa akin. Kasi minsan, pag pinagbimix ko na yung mga galing sa yard na, galing sa farm, tapos hindi ko na alam kung anong pangalan, so tinatanong nila, anong niluluto mo? So, sabi ko na lang, dinengdeng. Then, sabihin ko yung ingredients niya. Kasi not particularly pag dinigdang iisang recipe lang yan. So, for me, ayan, basta pag pinag-mix mo na yung mga gulay na nakikita mo lang dito sa probinsya, hindi, syempre, yung mga gulay, iba din yung mga carrots, hindi naman kasama na yun sa dinigdang. Yung mga ganito lang. Ayan. So, very popular dito sa Ilocano yung dinigdang. Pero very particular ka din kung ano yung dinigdang na gusto mo. Kung makita nyo sa page ko, madaming klase ako ng dinengdeng. Ayan, luto na. Kung makita nyo, kunti lang yung sabaw niya. Ayan, enjoy na enjoy yan ni Javi ngayon. Basta may kunting sabaw, gulay at karne, masarap na yan. Thank you for watching guys. I hope matry nyo ito. Bye-bye!